Hey, what's up guys? This is Ronnie once again and welcome back to my channel, welcoming you all to Vietnam, Hanoi. Well, I just got off or galing lang tayo sa 3 hour and 25 minutes trip by plane from Kuala Lumpur going here sa Hanoi. And ngayon, naka-check-in kami sa Atrium Hotel. Dito siya sa my old quarter because doing my research dito sa old quarter na area ng Hanoi, nandito na malapit yung mga pupuntahan, yung mga tourist spots. So, dito kami nag-book ng hotel. Actually, hindi kami nag-book. Nag-walk-in lang kami. And then, so far, so good. Maganda naman yung hotel na nakuha namin. So, join me today, guys. As we tour Hanoi. Just a quick room tour dito sa my Atrium Hotel. Well, you know guys, pag nasa Hanoi, may elevator pero hindi gumagana and nasa 6th floor kami. Room 601, Atrium Hotel. Ito yung itsura niya sa ilalim. Yung baba niya, yung ground floor ay bar. Ayan. Nandun tayo sa pinakataas. And then, ito yung room. Let's see. Medyo magulo lang siya. Kasi kakadating lang namin. Ito siya. Pagpasok nyo, ito CR agad siya. May gumagamit lang ng CR. And then, at the back of the door, ito, nandito yung cabinet. Ayan. Cabinet and may safe if meron kayong mga iiwang importanteng gamit. And then, the bed. Ayan siya. And you have the AC. You have the window, television, mini fridge, and the mirror. So far, so good. Maganda yung room. Malinis. Medyo magulo lang. Yung CR pakita ko later. And then, maayos siya. And let's talk about, let's discuss how much would be the room. Well, regular rate dito sa nakuha namin, it's just 66 ringgit. If you will convert it into peso, it's about 700 to 800 peso per night. Check-in time is 2 p.m. And check-out would be 12 the next day. So, normal hotel timelines. Mga ganun. So, later guys, I'll just freshen up, change my clothes, and then let's go outside and eat banh mi and try the egg coffee. Let's roam around Old Quarter, Hanoi. And this is the look of the toilet. Ayan, may shower area. You have the toilet and the tissue and then, ayan. Ayan siya. Very maayos naman siya. And spacious. Kumuha ng tour sa Sin Cafe Travel. Ang kinuha namin is yung Halong Bay tour tsaka Ninbin. Yung Halong Bay, it's 1,900 per person. 1,100 per person. And yung Ninbin, nakuha namin ng 800 per person. Yeah. And then, whole day na yun siya, kasama na pati food. Ayan lang. Then, pwede naman kayo makipagtawaran dito. Ayan, ito yung place. Ayan. So, this is where we are. Garden house, villa restaurant, and daily cooking class. Ayan, dito kami kakain ng lunch. And then, of course, yung famous na pho, yung kakainin natin, and spring roll. Later, I'll show you yung pagkain. Ito yung itsura ng restaurant. That is how it looks like. Yeah. Let's wait for the food, then later I'll show you ang itsura ng restaurant. So this is our food, guys. I have the beef pho, and then prawn na spring roll, ayan. And then meron din tayong beef spring roll pho din. And then we have coconut coffee, and we have mango shake. Ayan, look at that. Ayoko ng ibang gulay, ng tapang.
Masarap yung sawsawan, in fairness. Like how many minutes guys ng paglalakad nakita na namin yung Opera House. Medyo mainit ngayon. It's April or May rather. It's the month of May and ang weather ngayon dito sa Hanoi is summer kaya medyo mainit parang sa Philippines. Ito na yung Opera House. Ito yung ayan, Koh Tan and ayan yung Opera House. Take a look. Ayan siya guys. Imagine napakatagal na niyan. Ayan. Tapos yun, may mga hop-on, hop-ride na bus. Ayan yung mga tour, guys. And ito yung paligid niya. Actually, parang nasa Intramuros ka lang with the different vibe, of course, kasi nasa ibang country ka. Ganto ka-busy yung street nila. Napansin ko parang mas marami pa yung motor kaysa sa tao. Yan. Option, guys, if you don't wanna do it DIY, pwede kayo mag-ganito. Ayan yung hop-on bus na magtutour you around the city of Hanoi. Dadalhin nila kayo sa mga tourist spots, of course, within the area of Hanoi. May ganyan din sa Malaysia, sa Kuala Lumpur. It's around 10 ringgit, but here, I'm not sure. Pero you can check that out sa Klook. I was able to find out in Klook. So, ayan. We were able to reach, guys, yung parang park in the heart of the city. Ayan guys, nakikita nyo. May para siyang lake dyan. I'm not sure. May sunken something doon sa gitna. And then yung mga puno, ayan, para siyang nag-kiss na doon sa lake yung puno. And it looks nice. Imagine how peaceful is that. Balanced life, busy road, and then may park sa gilid na pwedeng pagsayan pag napapagod. Nandito na tayo guys sa train street. Unfortunately, yung train is mamaya pang 9 PM. So, baka hindi na namin siya mahintay. Ito yung tsura niya yan. Yung mga gilid niya yan, may mga cafes actually sukin doon sa daanan kung hindi kayo magka-cafe. Pipigilan kayo unless susunduin kayo ng may-ari ng cafe. Ayan, hanggang doon may mga cafe yan dyan. Ganyan. Normally, naghihintay yung iba. Kaso ngayon, since hapon na kami dumating, 9 PM pa daw yung next na train, so hindi na namin hihintayin. So this is the tour guys. Ito yung magdadala, ito yung bus na magdadala sa atin sa Halong Bay. Medyo maganda siya. This is the day 2 of our Vietnam tour and ang ating destination ngayon would be Halong Bay Cruise. It's just a day tour and then we booked it dun na sa mga travel and tours malapit dun sa hotel na pinagstayan namin. It cost us 1,200 dong. So it's roughly 250, 60 something in ringgit. Ayun siya. Sa Philippine peso, it's about 2,000 to 3,000. And then, meron kami yung color blue. Ngayon, nag-stopover lang kami for a quick tea break. Pag magsi-CR, ganun. It's gonna be a 2 hour and 30 minutes drive papunta dun sa Halong Bay. And then, lilipat kami sa boat para sa cruise. Yung inclusion ng ating tour is the food, lunch, and then meron na rin siyang, of course, the beach, and then may two activities, yung caving, at saka later, may hiking din siya. I'll show that to you later. So, we had a quick stop dito sa Halong Pearl. Ito yung pagawaan ng pearl dito sa Halong kasi maraming clams, actually, since malapit siya sa dagat, kaya ito yung business ng mga locals, yung gumawa ng pearl from the clams na kinukulture nila. So, ito yung may demo dito.
So the main color, the front is black color. Uptown mixed with blue and gray color. Ito yung mga pearl nila. Diyan nila yung kinukulture. And the last one. So this is Tuan Chau International Marina. Dito tayo sasakay ng cruise. Ayun yung mga boat sa labas. Now here guys, start na ng cruise. And ito na. Ayan yung mga sasakyan natin for the cruise. Ayan, ayan, ayan. Ito yung port, Chuan Tao Marina International. And ayun, nakikita niyo yung Halong Bay. That's the Halong Bay. I'm excited. Let's go! So this is the setting guys of the buffet. Ito yung mga katabi namin sila. Ayan, share kayo kahit di kayo magkakilala. And then this is the view. So this is Halong Bay guys. Look at that rock formation. Napakadami nila. I think mas marami pa sila sa 100 islands ng Philippines. Here, and then Metro City na yun nandun. Ah, it's so cute. So that's it guys, after ng lunch, ito na, pupunta kami, may island kami pupuntahan at doon maliligo. Habang ina-enjoy yung view ng Halong Bay. Ang ganda, tapos tahimik actually yung cruise. Nag-i-smile na sa likod ko. Ayan, so true. So we've already jumped off the cruise guys and reached Halong ito yung Titop Island. Sabi nila when the French colonial Titop visited Vietnam, naglunch sila dito kaya ni-named after dun sa that person. And then ayan, look at those island, ang gaganda guys. Island or rock formation. And then may beach din dito guys, ayun. Dun sa area na yun. Later we'll go there. And then, first order of business is mag-hike. Join me. And we made it to the beach guys. Grabe nakakapagod umakyat doon. Ngayon, we are given 45 minutes para mag-swim dito sa Titop Island. Ito siya. And kita mo yung Halong Bay. Ayan yan. Yung mga rock formation dyan. And ito yung island. Ayan. Maganda naman kaso ang daming tao ngayon. Ang daming tourist. Grabe. Here you go guys. After swimming, another thing na pwedeng gawin is itong kayaking at saka itong boat riding pag hindi kayo marunong mag kayak. Kasi delikado siya, baka malaglag yung gamit. Kaya ito na lang yung pinili namin. But so look at the view. Ayan siya. Ayan. Super nice. So this is, ito na yung last part ng tour and meron silang pa free fruits actually nasa baba and then may red wine. Good morning guys, this is day 3 of our Vietnam tour and yung tour na gagawin natin for today would be the Ninh Binh tour. It's just a day tour. There will be hike and biking as well. May boat ride din.
Sabi ng tour guide namin kahapon sa Halong Bay, it is somewhat like Halong Bay as well, pero yung mga island or yung mga hill ganyan is nasa Kapatagan siya, wala siya sa bay ganun. So let's see. So we are at the first stop of the tour. Nandito tayo sa Siet Yu Pung Tin. Sabi ng guide, ito yung parang store na kung saan yung mga products is gawa locally sa mga bamboo dito. So, let's check what we can see at ano-ano yung mga products na nagagawa nila. So, ang mga products pala na gawa nila is, ayan, mga tela. Tela siya na ginawa ng damit. Ayan, may mga underwears, may mga towels dun. Ayan. Ito yung bus namin guys dito sa tour going to Ninbin. Actually dun lang namin kinuha yung tour malapit sa hotel namin. Pag nandun kayo sa may old quarters, napapaligiran na siya ng mga tour companies. Pwede nyo silang kausapin for the prices. Ito nakuha namin for 800,000 dong for a day trip. May buffet na siya na included. And then, yung ibang tour. And we point to the Ninbin City Central. And when we come inside the market, remember, we have some people, they like the cape. Have some people like the local flower. Have some people. So we're here sa one of the cave na kasama sa tour and look at the mountains guys. And then dito parang may mga lotus dyan. Actually rice field to. Ito yung biking. They gave us a bike to roam around this area. You know, Vietnam is an agricultural country. So marami silang rice field ganyan and then may mga bundok na ganito and then lotus. Later meron pa tayong akit na isang bundok yung may dalawang peak and up above maganda yung titingnan natin. So join me. This is our next destination guys. It's a pagoda. Sabi ng tour guide namin dito sila ito yung place of worship nila. Ayan. So cute. Ang lawak. Nice. Children inside the village fight with another people. And at the year 968, here the Vietnamese people